الحمد لله رب العالمين niya sa kanyang lingsod at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon ay dadako na tayo sa ika-45 na bahagi ng ating talakayin pa rin sa batas ng mga bata, at ang pamagat nito ay ang pagpapalit ng pangalan kung kinakailangan. Sabi nga ng muallif rahimahullah, babu taghyir al-ism bismin akhar li maslahatin taqtadi. Ang pintuan sa pagpapalit ng pangalan ng ibang pangalan kung mayroong importanteng o mayroong isang bagay na kung kinakailangan na palitan ang pangalan. Ayon sa hadis ni Bukhari, hadis na naisalaysay ni Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Zainab kana ismuha Barrah. Hadis na naisalaysay ni Abu Huraira, katotohanan na si Zainab, itong si Zainab, ang kanyang pangalan noon ay Barra. Ang ibig sabihin ng Barra ay masunurin. Masunurin sa lahat ng inutos sa kanya. Fakila, at sinabi kay doon sa nagtawag ng pangalan ng Zainab sa kanyang anak, Tuzakki napsaha. Kumbaga, itinataas niya ang kanyang sarili. Fasambaha Rasul sallallahu alaihi wasallam Zainab. Kaya pinalitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pangalan na Barra ng Zainab. Ang makukuha natin dito na batas, yung pangalan na para bang itataas mo yung sarili mo ay hindi po magandang pangalan. Barra, na ibig sabihin masunurin sa lahat ng utos ng Allah. At wala sa katangian niya ang hindi sumusunod. So wag ninyong itaas, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang inyong pangalan na kumbaga binigyan mo ng katangian ang sarili o yung bata. Ay, yung bata, wag mo siyang bibigyan ng pangalan na para bang napaka masunurin. Ang Allah ang tunay na nagbibiyaya sa kanya sa pagiging masunurin niya. Kaya si Barra, pinalitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ng pangalan na Barra ay hindi magandang pangalan. Kaya pinalitan ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng pangalan na Zainab. Ayon sa hadis pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahli al-birri minkum. Huwag niyong itaas ang inyong sarili. Huwag niyong bibigyan yung anak niyo ng pangalan na yung mga pangalan na para bang itinataas mo siya. Yung katangian niya na para bang perpekto yung bata. Allah ang tunay na nakakaalam kung sino sa inyo ang may pinakamasunurin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na pinakamasunurin. Kaya yung pangalan na Barra na napakamasunurin na bata ay pinalitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng pangalan na Zainab. Ganun din sa hadis ni Ibn Musayyab, an abihi anna abahu ja'ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qal, ma ismuk, yung lulo ni Ibn Musayyib o Musayyab ay pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, sino bang pangalan mo? Sabi niya, Hazn. Ang pangalan ay si Haznun. Ang ibig sabihin ng Hazn, malupit, ha? Matigas. Qala anta Sahlun. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi, ang pangalan mo ay Sahl. Ito matanda na to, ha? Pero pinalitan pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng pangalan. Ano pa kaya yung bata pa? Yung bata pa mas lalong dapat na palitan ng pangalan. Qala la ughayyir isman sammani abi. Hindi ko sabi na papalitan yung pangalan ko na ipinangalan sa akin ng aking ama. Qala Ibn al-Musayyab, fama zalat al-hazuna fina ba'd. Natili, sabi niya, yung pangalan niya at hindi naman siya naging malupit. Ika nga. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, naghahangat siya na baka mas mainam na ipangalan sa kanya ay magaan at hindi mahigpit. Ibig sabihin, pangit na ipangalan sa bata ang Hazan, ang Haznun. Ibig sabihin, malupit. Ha? Huwag mo naman tawagin yung anak mo ng malupit. Ganun din, meron din isang babae sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na hadis na yun ay salaysay ni Nafi' ibn Umar, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiya.
Ang pangalan niya ay Asiya. Ang ibig sabihin ng Asiya, makasalanan, pasaway. So hindi naman maganda pangalan ng pasaway. Kaya pinalitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng ang kanyang pangalan ng Auntie Jamila. Sabi niya, ang pangalan mo ay Jamila. So hindi pala magandang pangalan. Actually, ang ibig sabihin ng Asiya, Biswad, at saka Ain, Asiya, ay pasaway o makasalanan. So hindi magandang pangalan yun. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag meron siyang mga pangalan na nakikita na hindi magaganda, pinapalitan niya. Ibig sabihin, hindi maganda yung kahulugan. O kaya ay masyadong naitataas yung tao sa katangian na yan. Para bang mabibigyan mo yung tao ng pangalan na masyadong mataas. So iwasan po yung mga pangalan na ganun. Katulad halimbawa, meron din isang hadith na ang isang lalaki na tinawag siyang Asram. Hindi magandang pangalan, Asram. Ang ibig sabihin ng Asram, putol. Putol ang bunga. Isang puno na walang bunga. So pinalitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi na, bal anta Zura. Ang pangalan mo ay Zura. Ikaw ay namumunga. Hindi, ibig sabihin, mga pangalan na hindi magandang meaning. Kapag po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nagbigay pa ng pangalan sa bata, dapat po yung maganda ang meaning. Kaya sabi ni Ibn Hajar sa kanyang libro na Fathul Bari, kala Tabari, la tanbaghi at tasmiya bi ismin qabih al ma'na. Huwag niyong bigyan yung bata ng pangalan na pangit ang meaning. Kasi paglaki ng bata, hindi niya magugustuhan yung pangalan. Huwag niyo naman siyang bigyan ng pangalan na pangit ang kahulugan, hindi magandang kahulugan. Wala bismin taqtadihi tazkiyat lahu. At huwag niyo siyang bigyan ng pangalan na itataas niyo yung katangian niya. Itataas niyo ang kanyang katangian. Normal na pangalan, kagaya ng mga pangalan ng propeta, Abdullah, Abdurrahman. Kaya sabi ni Shaykh al-Uthaymin rahimahullah, yanbaghi an la yusamma al-insan ibnahu aw ibnatahu bismin fihi tazkiyah. Kaya nararapat sa isang tao na huwag niyang bigyan ng anak niyang lalaki o anak niyang babae ng pangalan na masyado mong naitataas ang kanyang katangian. Hayaan mo ang Allah magtaas sa kanya, hindi ikaw ang magtataas sa kanya. So ulitin ko, huwag bigyan ng bata ng pangalan na pangit na pangalan o pangit yung meaning ng kanyang pangalan. Akala mo maganda yung pangalan, pero pangit pala ang meaning. So iwasan po ninyo yun. Kaya bago po kayo magbigay ng pangalan, lalong-lalo na po sa mga Arabic na nare-research nyo po sa Google, isiguraduhin nyo po na maganda ang meaning. Baka mamaya nabigay nyo ang bata. Alibawa, ang pangalan ng bata ay Hammam. Huh? Hammam. Tapos nakita mo pala sa Google na mayroong isang schooler ng pangalan niya ay Humam. Pero ang pagkabasa mo ay Hammam. Eh, hindi ka marunong mag-Arabic. So ang ibig sabihin ng Hammam, CR. CR ang pangalan. So pangit naman ang pangalan ng bata ay CR. Pag nalaman niya na, ay, ano ba ito pinangalan sa akin ng aking magulang, CR? So hindi po ganun dapat ang ipapangalan sa bata na hindi mo alam ang meaning. Ha? So dapat malaman po natin ang kahulugan kahit na akala mo maganda, pero dapat alam natin ang meaning. At huwag mo rin pangalanan yung bata na masyado mong itataas. Katulad halimbawa, Iman. Ha? Yung ibang mga eskolar natin, nagsabi sila na hindi dapat pangalanan ng bata na maitataas mo. Halimbawa, sasabihin mo, Perfecto. Maganda bang pangalan ng Perfecto? Hindi po dapat ipangalan sa bata ang Perfecto. Bakit? May tao bang Perfecto? So huwag niyong itaas yung bata. Hayaan niyo ang Allah ang magtaas sa kanya. Huwag po tayo. So inshallah, napulutan po natin ang aral, ang pagpapalit ng pangalan. So dito makukuha natin ang aral. Walang problema ang magpalit ng pangalan kung hindi maganda ang meaning, kung masyadong naitataas yung bata, o kaya may mga emergency o kinakailangan talaga magpalit ng pangalan, hindi po yung bawal sa Islam. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.